pala yan. 40,000. Ang bihira yan. Bubong pa lang 40,000. Pero yan, mga ganyang klaseng ano, ginagawa talaga yan sa ano. Kalsa naman ginagawa yan. Lalo na pag sa mga... Sabi rin ng engineer na pinsan mga natin si Sir. Sabi nila, ginagawa daw talaga yung ganyan. Ginagawa talaga yan. Hindi man pipiding ang bahay ay... Pero matibay yan, matibay yan. Matibay yan. Matibay yan ano. Nasanay lang yung mga tao na may, yung kita yung poste. Pero... Kumusta po kayong lahat? Welcome po ulit dito sa Monch Channel. Sa video na to ay magbibigay linaw lang po tayo sa mga kababayan natin na sumusubaybay sa mga video vlogs ni Kuya Bal Santos Matugbang at Kalingap Rab. Lalo na po sa bahay at mga update sa pinapagawang bahay ng Team Kalingap para kay Nanay Maylin at Macy. At para po sa mga nagtatanong at nagtataka at mga nag-comment doon sa update ng video vlogs ni Kuya Bal at Kalingap Rab at doon sa reaction video ko sa bahay ni Ate Maylin at Macy na kung bakit daw walang pundasyon o haligi ang bawat sulok ng bahay. So panoorin po natin itong video clips na idudugtong ko dito sa video ko. Kung paano pinaliwanag ni Super Mac kay Kalingap Rab ang tungkol sa pundasyon o haligi ng bahay. At kung magkaano nga ba ang halaga ng bubong ng bahay ni Ate Maylin. Ayun pala si Mac. Ang ulam nyo? Ganda pala ito ano ah, insan, ang taas. Ang flooring nito, kapantay niyan? Ganda. Ganda yan, ano? Ganda ng pagkadali nyo dito. Parang hindi ito pa bahay ah. Baka, mukhang ginagawa nyo ito sa ginagawa yung subdivision sa ano, Manila. Oo. Pang Manila na nga yan. Pang Manila na ano? Pang grabe talaga mga Kalingap. Ha? Model house. Sa tingin mo yun, sir, ito yung pinakamagandang, ano no? Ito yung pinakamaganda. Oo, ito yung pinakamaganda sa history ng pabahay ni Kuya Bal. Lagyan nga pa din natin ng kanan yung fix na bintana. Sabi pala ang gastos nito. Mahal pala yan. 40,000. Ang bihira yan. Bubong pa lang 40,000. Hindi pa nga. Ganda naman. Ah, ito, lalagyan pa yan. Kaya pala, ano, hindi mainit. Yung insulator hanggang dyan lang eh. Yan lang naman ang ano ng tinabaw niyan. Ay, oo nga pala, tinabaw nga. Kaya pala, kaya pala tinaasan nyo dahil sa tinabaw. Yung bilog, design lang yan? Bintana na yan. Ah, matindi talaga yung dumali si Super Mac. Bintana na yan. Matindi. Pabalitin nga lang natin ang ano. Hindi nagpapatalo. Hindi nagpapatalo. Matindi. Ginalingan. Warm up pa lang daw yung mga una. Nagwa-warm up pa lang. Viewers ay pang 500,000 na yata ang halaga ng isang bahay yan. Kaya. Pero yan, mga ganyang klaseng ano, ginagawa talaga yan sa ano. Kahit saan naman ginagawa yan. Lalo na pag sa mga... Sabi rin ng engineer na pinsan mga natin si Sir. Sabi nila, ginagawa daw talaga yung ganyan. Yan. Ginagawa talaga yan. Hindi man pipiding ang bahay ay... Pero matibay yan, matibay yan. Matibay yan. Matibay yan ano. Nasanay lang yung mga tao na may, yung kita yung poste. Pero yung iba talaga, minsan tago na lang yung poste. Sanay silang ganyan no? Sanay silang ganyan. Ganyan. Ang gusto na lang may poste. Ah, yung ano, typical na ano. Mga bahay nga sa amin, ganyan din. Sabi kasi ni Zed, mga ganyan daw yung ginagawa sa Manila talaga. Oo, mga karamihan. Nakalyabi lang. Paano ba kang ano yan, technique ng ganyan? Paano technique niyan? Depende rin yun sa sukat ng bahay. Depende sa sukat ng bahay. May tamang sukat yan ay para... Pero ito, pasok ito sa ganyan klase. Oo, pasok yan. Pag mga 5 by 6 meters, pwede mo yun ilabi-labi lang. Pero pag yung mga halimbawa yung lumiit na, obligado ko magpundasyon kasi hahapa yun ay. Ah, pag ano? Pag maliit, yung, pag medyo maliit. Baliktad lugod, pag mas maliit lugod, pundasyon. Oo, dapat may pundasyon kasi hahapa yun. Pag mataas, tumaas ka na. Ay, okay. May posibilidad yun na mapa yun. So pag medyo malapad, pag medyo malapad, malawak, ayo, pwede man. Pwede mang ilabi-labi yan. Pero dapat, pagka ilabi-labi, sabay-sabay ang asintado niyan. Agad taas. Tapos may biga. Importante din yung biga. Yan ang magdadala niya si Babo at yung biga si Lalim. Yung kasi ang hindi nila alam. Kala nila, basta magpundasyon ka ng hollow blocks, okay na yung pundasyon na simple lang. May bakal yan si Lalim, parang beam din. May beam yan si Lalim, beam din si Babo. Ano to ay? Forma nito, si Makmak. Nagsimula itong maggawa. Ilan taon ang simula? Magkano? Naglabor, ha? 14. 14, naglilabor ka na? Grabe si Mak. Makmak lang sa kalam. Sa mga building, sa totoo lang talaga, ang tamang proseso niyan, poste mo lang inuuna.
Ah, poste muna ang inuuna. Poste muna talaga bago ka mag-asintada. Kasi nilalagyan niya ng styrofoam sa gilid para pag-vibrate ulit doon. Hindi na ako. Pag sa mga building na, halimbawa ay talagang two-story na ang gagawin mo bahay. Sinisante yung bayaw dahil poste yung una. Pag nagtanong kayo sa mga professional, poste talaga ang inuuna. Poste pala pwede talaga ang una. Na, ano, yung sasalapidin mo yung ano, alablas, iipitin mo ng ano. Yung tamang size kasi nung poste, nawawala na yun. Oh, ibalik mo na yung bayaw mo. Poste pala. Sa bayaw, sorry. Sinisante ang bayaw dahil poste daw yung una. Sabi ni Brother Jose. At yun nga, kung napanood niyo ang paliwanag ni Super Mac tungkol sa haligin ng bahay ni Ate Mylene, ayon po sa kanya ay nakasusi o nakalyabi yung pundasyon o mga haligin ng bahay. At yun po ay pasok sa standard at sukat ng bahay sa ganung pamamaraan. So sana po sa mga nagtatanong at nagtataka, sana ay naliwanagan po kayo. Dahil ang mga gumagawa po sa mga pabahay ng Team Kalingap ay mga eksperto at matatagal na rin sa ganung trabaho. At sila din po ay nagtrabaho sa mga malalaking construction company sa Manila. At hanggang dito na lang po ang aking video vlog. At kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mo pong kalimutan na mag-subscribe at hit mo na rin ang bell notification para ma-notify ka sa mga bagong videos ko. At maraming salamat po sa panonood at God bless po sa lahat.